Good day guys! Welcome ulit sa ating channel at ngayong araw samahan nyo kami na libutin ang probinsya ng Marinduque. Ayan, so dito na ako nagsimula na mag-record sa Balanacan port dito sa Marinduque kasi nung bumiyahe kami simula Tagaytay hanggang Lucena sa Dalahican port is medyo gabi. Actually madaling araw, so wala rin kayong masyadong makikita. Kaya dito na ako nag-start ng record pagdating namin ng port sa Lucena. At ayan nga, pagbaba pa lang namin ng barko, inulan na kami. So based naman dun sa forecast is 20% lang daw ang chance ng rain sa Marinduque nung time na nagpunta kami, pero unfortunately hindi nangyari yung 20% at inulan kami simula Balanacan port hanggang sa Poktoy sa Torrijos sa Poktoy. Ayan, so yung biyahe namin, nandito na kami bandang Santa Ana, bayan ng Santa Ana. Papunta na kami niyan ng Torrijos sa Poktoy. And dahil nga sobrang lakas ng ulan nung biyahe namin, imbis na isa't kalahating oras yung biyahe namin from Balanacan to Poktoy, inabot kami ng 2 oras mahigit kasi syempre hindi rin naman kami makakapag mabilis. Unang-una, hindi namin kabisado yung lugar. Pangalawa, syempre basa yung kalsada. So delikado kung magbababilis kami ng takbo. Ayan, so eto guys, bandang Santa Ana, pero parang medyo malapit na kami sa White Beach. And sa part na to guys, medyo giniginaw na kami kasi sobrang basang-basang-basa na kami talaga kasi tuloy-tuloy yung ulan. Ayan, so approaching na kami sa Torrijos, and ito yung part na medyo maraming twisties na. Tapos may mga nadaanan kaming mga landslide, ganyan. So, nag-alalay lang din talaga kami ng takbo dito. Fortunately, wala kaming masyadong kasabay nung time na bumiyahe kami. Kaya, given na Saturday yon, so kahit papano naka-catch up kami ng oras. Para, yun nga, kasi babad na babad kami sa ulan ng mga panahon na yan. Ayan guys, so finally after almost 3 hours, nakarating na kami sa Poktoy White Sand Beach. And yan, syempre drone tayo kasi medyo maganda yung weather nung pagdating namin doon. At yung nakikita nyo is yung Arias Hotel Resort. At ito naman guys is yung Poktoy White Sand Beach. Sobrang ganda niyan guys, puting-puti yung buhangin tsaka sobrang linaw ng tubig. So kung makikita nyo siya ng personal, para na siyang Malaboracay yung linaw ng tubig. And eto another angle naman or another view nung Poktoy White Sand Beach. So nag-snorkeling nga pala kami dyan. I-share ko sa inyo yung footage nung nag-snorkeling ako. Kami, okay? So eto guys, nag-snorkeling kami. Siguro lagpas lang yan nung Arias Beach Resort, yung katabi lang mismo nung Poktoy. And nagpunta lang kami dun sa medyo malalim na part. Nag-rent kami ng boat, parang 700 pesos per hour.
yung bayad namin, and sulit na sulit na sulit talaga, guys. Parang inabot kami ng isa't kalahating oras nung pag-snorkel. Ayan, kung nakikita nyo, guys, ang daming isda niyan, tapos sobrang linaw ng tubig. Pwede kayong magdala ng pang-snorkeling, or meron naman nabibilhan doon, pero syempre yung quality kasi hindi siya talagang maganda, pinapasok ng tubig. So kung meron kayong pang-snorkeling talaga na ginagamit nyo, pwede nyong gamitin yon. Tapos pwede rin kayong mag-dive, sabihin nyo lang doon sa bankero, at syempre magdala rin kayo ng tangke kung meron. Hindi namin natanong kung meron silang tank. Ayan, so day 2 na to nung Marinduque ride. And ito yung nag-loop na kami. Kinumpleto na namin yung loop. Yung part na to is sa Tigui. Bayan ng Tigui sa Marinduque. Syempre, nag-aerial view tayo. And ito naman, guys, is yung front view nung parang overlooking sa Tigui. Yung baba niya parang rice fields, tapos makikita nyo na yung dagat dun sa area kung saan ako nakatayo kanina. Ayan, sobrang ganda niyang place na yan, guys. And guys, eto naman yung tinatawag nilang seawall sa Marinduque. Okay, so etong video na to, guys, is approaching kami ng kakalagpas lang namin ng Tigui na ito, guys. And medyo nagfag yung case natin nung 360, so pasensya na. Kasi nga umuulan din nung time na yan. Hindi lang kita, parang nakikita nyo blue skies, pero nung ride namin na yan, nung nag-loop kami, may mga areas na sobrang lakas ng ulan. Tapos may mga portion naman na ganito, na tirik yung araw. Ayan, so guys, eto na yung seawall. And eto naman is day 2 na. Papunta na kami niyan ng Balanacan Port. So parang nag-loop kami sa Marinduque ng isa't kalahating beses. So, kumbaga, nakumpleto na namin, and umikot pa kami ng kalahati pa kasi bumalik pa kami ng Poktoy sa Torrijos kasi nandun yung mga gamit namin. And nung medyo malapit na kami sa port, medyo nag-uulan na. So, hindi na rin ako nakapag-video nun, guys, hanggang sa makatawid kami ng Lucena, which is umuulan din nung pagbalik namin ng Lucena. At ayan, ang ganda dito, yung seawall na yan. Yung taas na part niyan, guys, may viewing deck. So hindi pa nga lang siya parang develop, parang may sign lang doon, and that's it. Ayan, i-share ko na lang din sa inyo yung early morning view ng Poktoy White Sand Beach sa Marinduque. Yan yung mga nakikita nyo, yung mga cottages, for rent lahat yan. 1.5 yata ang isa. Tapos, eto, yung mismong beach, and yung mga bangka, isa dyan sa bangka na yan yung nirentahan namin. So kung makikita nyo, guys, sobrang linaw ng dagat. Kitang-kita nyo yung ilalim. Yan, yung mga nakikita nyo, guys, is mga corals yan. Yung iba dyan is parang moss, parang ganun. Ayan, so guys, ang maganda pa dito sa Poktoy White Sand, kid-friendly siya. Kasi hindi maalon yung dagat, sobrang kalmado, hindi rin siya malalim. Actually, marami nga kaming bata na nakita nung time na nag-swimming kami. Ang daming bata na naglalaro. And ang dami rin namang naka-duty na parang lifeguard dyan.
meron silang lifeguard na parang post. Tapos yung mga nagme-maintain na nung beach is parang nandun lang din nakatambay sa beachfront. So safe na safe talaga yung pakiramdam. Ayan, so from afar guys, na makikita nyo yung parang bagong resort dyan. Nakalimutan ko yung name, pero medyo pricey. And of course, ito yung parang Roro video namin. Papunta na kami nito guys ng Balanakan. Yan, nag-video ako saglit. So medyo ano yan, maalon tsaka umuulan yan. Kaya tingnan nyo yung railings pasa. Ayan, so gamitin natin tong video clip na to guys. Papunta na kami ng kumbaga continuation to nung loop namin. And yung experience ko sa Marinduque, sobrang ganda dun guys. Very very friendly yung mga tao. Tapos hindi na nga abuso ng turista. Yun yung napansin ko ah. Hindi sila parang nananaga sa presyo. Kasi yung pinag-istayan namin, reasonable naman yung presyo. Tapos yung mga kainan doon, para sa akin, mura na. Kasi yung mga Topsy, parang average is 120 to 150 pesos. Depende kung ano yung gusto mong ulam. So, considering na beachfront yung mga kainan na yun guys, sobrang mura na. Kasi diba recently, nag-Boracay kami. Sobrang layo nung presyo. Yung mga seafood paluto, parang mga nag-average ng 400 to 700. Depende kung gaano karami. May mga, yung 450, parang kalahating kilong hipon na yun. Diba? So, sulit na sulit siya guys. Now, let's talk about yung, I'm pretty sure itatanong nyo yung expenses. Diba? Yung Roro, nung time na nag-travel kami is 1,350 nung from Lucena to ano, Balanakan. Parang libre na yung back ride, parang may promo sila that time eh. Tapos nung pabalik naman kami from Balanakan to Lucena, 987 lang ata binayaran ko doon sa Roro, kasi medyo maliit yata yung maliit yung barko na nasakyan namin. Ganun din, libre rin yung angkas. Tapos may terminal fee na 65 pesos. And yun lang. Would suggest na magpagas na kayo somewhere sa Lucena bago kayo tumawid, kasi medyo mahal yung gas diyan sa Marinduque. Understandable naman kasi tinatawid pa yung gasolina diyan. Food, accommodation, mura lang din. Yung pinagstayan namin is 2.5 lang, good for 3. And sana nagustuhan nyo yung quick video natin. At asahan nyo na marami pa tayong video na ganito. Ipo-voice over ko na lang kasi parang ang gulo kasi pagka nagmamike ako, minsan gumagana, minsan hindi. Kung meron kayong questions, feel free to comment down below or i-message nyo ako. Try nating bigyan kasagutan yung mga tanong ninyo. Thank you so much sa panonood guys. At kita-kits po tayo sa susunod nating video.